Hey guys, welcome back to my channel, and it's me again, Mia. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Today guys, I am going to review these products from Precious Skincare Cosmetics, and this is the AHA or Alpha Hydroxy Acid with Vitamin C and E plus Collagen and Alpha Arbutin. Bongga, ang dami niyang ingredients, hindi lang pala siya alpha hydroxy acid. So if you want to know my thoughts about this product and kung nag-work ba siya sa akin o hindi, and kung totoo ba yung mga claims or yung mga hype sa YouTube and sa Facebook about this AHA serum, please keep on watching. Some of you guys, siguro hindi pa kayo familiar kung ano ang AHA, naririnig-rinig nyo lang kasi nga trending ang AHA. Ako din, hindi din ako familiar sa AHA talaga. So parang naging curious lang ako kasi ang dami talagang nagpo-post, ang dami kong nakikita sa Facebook na gumagamit ng AHA, ang daming nagbebenta ng AHA. So in a very simple way, ang AHA ay isang chemical exfoliant na water soluble siya. So ibig sabihin, pag water soluble ang isang product guys, hindi siya nagpe-penetrate in a very deep sa skin natin. So skin ano lang siya. So meron tayong dermis, epidermis, ganyan. So sa skin layers lang talaga siya. Hindi siya nagaano sa system natin. So sabi nila pag ganun daw, safe daw siya sa buntis. But for now guys, I am not saying na safe ito sa buntis or sa mga nagpapadede ganun, kasi you still need to visit your OB kung pwede yung ganitong product guys. A little disclaimer lang guys, yung i-review ko, hindi ibig sabihin na kapag nag-work siya sa akin, ay mag-work na din siya sa inyo. Iba't ibang skin type ang meron tayo guys. Meron yung nag-work sa akin, hindi siya mag-work sa'yo, or nag-work sa akin, mag-work din. Or meron din yung nag-work sa inyo na hindi nag-work sa akin. And yung skin ko guys is an acne prone. Kung makikita nyo, meron akong mga acne scars dyan. So acne prone siya, especially when I have my night shift duties, especially kapag na-stress ako, ganyan yung mga dumarating talaga yung acne natin. So nung pinadalhan ako ng Precious Skincare Cosmetics guys ng AHA, sabi ko, ano kaya yung AHA? So I made the research right on the spot. Sabi ko, okay sis, padalhan mo na ako. Kasi I want to try, at alam nyo naman ako guys, gustong-gusto ko talaga nag-try ng mga something skincare na akma sa skin ko. So gusto kong i-try siya kung effective ba siya sa skin type ko, kasi alam ko guys sa inyo talaga yung iba nag-subscribe dahil din sa mga acne or pimple na tips and tricks ko guys. So simulan natin guys sa benefits nga daw or sa claims ng AHA. Ang nakalagay sa site nila guys ng Precious Skincare Cosmetics is benefits. Hindi nila sinasabi na claims siya or what. Pero ito nga daw nag-exfoliate ng skin, helping diminish the appearance of fine lines and hyperpigmentation or acne spots. So siguro maganda to kapag nag-age na, kasi 'di ba doon lumalabas yung mga melasma or yung nagda-darken yung ganito, and yung mga fine lines, yung mga wrinkles. Rejuvenates dull, lifeless skin. So kahit anong level naman ng age natin, nagkakaroon talaga tayo ng dull skin. Reduced appearance of uneven skin tone. Ayan, so relate tayong lahat dyan. Removes dead skin cells. Relate din tayo dyan. Combat mild acne. Ito guys, mild acne. Blackheads and whiteheads din daw. And reduces wrinkles. Parang naulit lang sa fine lines. Protects from sun damage. Reduces cell fixing. Assists assimilation. Ano yun? Hindi ko alam yun. Prevents skin damage. Increases blood flow to the skin. Works as anti-aging agent. Nasabi na natin yun. Improve effectivity of other skincare products. Dito talaga ako medyo nagtaka guys, kasi di ba, nasanay kasi tayo na kapag may mga products tayo na tinatry, yung product na yun, yun lang talaga. Hindi mo siya i-minimix sa iba. But with the AHA guys, a lot of people are mixing the product with their other whitening products kasi nga daw to nakakapagpa-whiten daw siya. Doon wala siya ditong sinabi. Oh, hyper diminished the appearance of hyperpigmentation. So, pwede nga nakakaputi siya. Yun yung kanilang claims. Paano nga ba gamitin yung AHA, guys? In myself, sa experience ko, I've tried two kinds of using AHA. First is yung direct talaga nilalagay ko siya sa skin ko, guys. And yung pangalawa,
parang nagmi-mix na rin. Hindi ko talaga siya mini-mix na ito yung AHA, ito yung ano ko, yung moisturizer ko. Mini-mix ko sila. Hindi, guys. Yung parang ginagawa ko, ina-apply ko siya sa skin ko and then papatungan ko siya ng moisturizer ko at night. So, ganun ako, guys. Hindi ko pa na-try yung mini-mix talaga na ganun. No, not yet. So, parang direct talaga siya. And then, patong ng moisturizer and then mix na dito sa mukha ko. Ganun ako gumamit, guys. And sa mukha ko pa lang siya tinatry. Hindi ko pa siya trinay sa ibang body parts. So, watch out for more review updates, guys, regarding sa body reviews ko kung nakakapagpa-whiten ba siya ng other parts ng ating katawan. And of course, guys, huwag niyong kalimutan na kapag kagamit ka ng kahit anong product, mag-skin test ka. Usually, dito kami nag-skin test kapag sa hospital kasi this is a very sensitive part. Or pwede rin, guys, dito mo sa likod ng tenga mo dyan. Pwede mo siyang ilagay before you sleep or kapag mga 6 PM, ganun, kapag nakaligo ka na or what, para hindi na siya mawawash off. And then, observe mo muna for 3 days, ganun. Lagi kang maglagay for 3 days dyan kung meron ka talagang mapapansin na skin rashes. Pero actually naman, kahit one night lang, makikita mo naman na kung meron ka talagang allergy na skin rashes. So, yun lang, guys. Warning na siya sa inyo, lalo na if you are sensitive with a lot of skin products. So, wag kayong magta-try na hindi pa kayo nag-skin test. When I first used the AHA, guys, meron talaga akong breakouts. Nasabi ko yun kay Sis Jen na nagkaka-breakout nga ako talaga. Meron ako dito, may mga spots ako dito, guys. Dito, ganyan, tsaka dito. So, I've tried it for 3 days. And ang napansin ko lang talaga, number one, is nag-dry up yung mga pimples ko. But then, yung kasing reason behind my acne or pimples, eh hindi siya nag-stop. So, I still have my diet na talagang hindi siya maganda. I didn't sleep at night na yung halos night shift ako or kahit hindi ako night shift, hindi ako natutulog dito sa bahay. And then, wala, talagang mess up lahat. So, sabi ko, nagka-breakout talaga ako ng bonggang-bongga. And then, that's the time that I stopped using AHA. Kasi, hindi na niya kinakaya yung madami akong pimples, guys. Kasi nga, diba, dun sa claims niya, kasi sabi ko, okay, kaya pala hindi siya nag-work. Kasi, mild na acne lang yung mga kaya niya. So, siguro yung nag-increase siya ng number dun sa skin ko, guys, hindi na talaga niya kaya. Kasi nga sabi ko, hindi siya yung deep penetrating talaga. Hindi siya kagaya nung BHA na deep penetrating. Ang AHA is talagang skin surface lang talaga siya. Nagpa-cleaning ako, diamond peel, ganyan. And the problem with diamond peel, guys, sobrang nag-peel yung mukha ko and the redness and everything. Tapos sabi ko, parang hindi umefect yung diamond peel ko. And then, wala kasi akong nilagay ng ibang gamot. So, I was just depending on my moisturizer talaga, guys. Pero, hindi niya kinakaya. Masakit pa din yung ano, ang kate ng pimples ko. Yun kasi yung problema sa akin, guys. Ang kate ng mga pimples ko. And then, yung talagang nagpipil siya ng bonggang-bongga. So, that time, I saw my AHA na in-stop ko na gamitin and then I started using it again, guys. And yun talaga, kaya hindi ko siya ma-review-review, hindi ko magawan kasi nag-stop talaga akong gamitin siya. And then when I used it again, guys, this time yun na yung direct na ginaganyan ko siya. And then nilalagay ko yung moisturizer ko para bonggang-bongga. Ano ba yung mga observation ko, guys, when I used the AHA or kung nung first time ko siya nagamitin. Medyo nagpanic ako actually nung first time ko siyang gamitin kasi sabi ko, oh my goodness. Mainit siya. Para siyang mainit na para kasi yung consistency niya, guys, is like an oil. Kaya nagtataka ako nung sinabi ng nare-research ko na ang AHA is water soluble. Kasi nga parang yung consistency niya para talaga siyang oil. Yon. So, ang napansin ko mainit siya. So, kapag lalo na pag ginanyan mo, irarab mo siyang ganyan, magdadrop-drop ka, mainit, and then tsaka mo siya ipapat, ganun. And then, nung nagpat ako na ganyan sa mukha ko, mahapdi. Mahapdi siya na makate, especially when I had my pimples dito na sobrang lalaki ng mga pimples ko. Sabi ko talaga, this is not working. This is not gonna work kasi makate. Sabi ko, baka allergic ako sa AHA, ganun. But then, guys, nung bumalik talaga ako sa paggamit ng AHA, sabi ko, walang ano na to, wala nang reason. So, yun na lang talaga yung ano ko, yung pag-step back ko. Wala na akong ibang pwedeng gamitin na product na nandito ako kasi ayoko mag-mask na yung ganun kasi tinatamad na ako mag-mask. Nakaka-degrade talaga yung madami kang pimples, guys. So, ang ginawa ko, sige, mag-moisturize in the morning at night.
together with my moisturizer. Yun guys, tinuloy-tuloy ko siya hanggat nakita ko yung result. So guys, dito ko talaga yung scar ko. Makikita nyo dito sa clip na to, dito sa cheeks ko, sobrang lalaki ng mga yan dati na, alam mo yung acne talaga, yung acne talaga na no joke, ganun. Tapos after ko na nagpa-diamond peel guys, sobrang itim niya, para talaga siyang na-burn. So yun talaga yung reason na sabi ko, kailangan ko nang magpapalighten kasi natanggal nga mismo yung ano ko, yung aking pimple or yung acne ko. Yun namang result niya, sobrang dark yung spot na iniwan niya. And sobrang dry talaga ng skin ko. So, tinuloy-tuloy ko talaga siya guys hanggang sa may nakita akong result. And now the result is just like this. Naglighten na siya and hindi na ako nagkakaroon ng mga active na pimples. Meron na lang ako isa and eto. Dalawa. Ayan. Yan lang guys. And tuloy-tuloy yung night shift ko. And sabi ko nga sa Instagram stories ko, messed up talaga yung aking sleeping pattern. Kagaya ngayon, galing akong night shift, nagpi-film ako in the morning. So, diba, napaka-abnormal. Talagang walang rest yung skin and yung katawan. So, talagang magkakaroon ako ng pimples. Pero guys, in the morning, ang napansin ko lang talaga, kasi ang style ko talaga kapag may nilalagay akong skincare products at night, ano, in the morning, gaganyanin ko yung face ko. And ang feeling talaga niya is, guys, ang fluffy-fluffy ng skin. Yung parang ang youthful ng dating. And talagang mapapansin mo guys, well hydrated yung skin, walang halong biro, parang talagang minugba ko ng madaming tubig. Ganon talaga yung effect niya sa akin. Pansin ko guys, din sa pores ko, medyo napapaliit niya first thing in the morning, parang half day ganyan, papansin ko na talagang yung pores ko mas maliliit siya. Pero in the afternoon, yun medyo nagbubukahan na naman siya. Pero at least in the morning guys, talagang maganda yung pores ko, maganda yung gising mo, hindi ka masyadong bad vibes kasi yung skin mo mas maganda. And of course guys, yung main reason ko to use AHA is to moisturize my skin. And yun guys, after kong mga 2 nights na gumamit ako, talagang yung skin ko wala ka na makikitang peel off, ganyan. So tuloy-tuloy lang ako na gumagamit ng AHA and walang peel off, walang mga micro peeling na nangyayari na ganyan dahil sa diamond peel ko. Though kahit sabi ko, nagtataka nga ako eh kasi chemical exfoliant siya pero yung pag-exfoliate niya, yung hindi mo makikita na nag-exfoliate siya, hindi yung makikita mo na nagbabalat-balat ka. Which is really good, especially if you are dealing with a lot of people in your work, hindi ko mahihiya na nagbabalat yung mukha mo. Yun lang guys, nung nag-stop ako, trinay ko kasing mag-stop na naman. Ganun talaga ako sa skincare ko guys, titingnan ko kapag nag-stop ako kung babalik ba sa state ng skin ko na hindi siya maganda or what. And then guys, nung nag-stop ako, ang napansin ko, meron akong mga napapansin guys na mga talagang yung patsy-patsy yung skin ko, yung parang may rashes ako, parang kasi yung pagpipil, ganun. So sabi ko, babalik na naman ako sa AHA, di ba? Sa lawahan, pabalik-balik sa AHA kasi yun lang yung ano talaga guys, yung nakakapag-stop talaga ng aking peeling. Kasi ayoko talaga, I deal with a lot of people in my work and ayoko na nagpipil yung mukha ko o nagbabalat siya na imbis na tinitingnan ka sa mata, yung skin mo yung tinitingnan or yung mga pimples mo yung tinitingnan. So ayoko nang ganun guys. So bumalik na naman ako sa AHA and mapapansin ko talaga na lahat ng sinabi ko, well hydrated siya and everything, hindi na siya nagpipil. Yun na naman ulit guys. And then sabi nga dun sa benefits ng AHA guys or sa Precious Skincare na ano daw, nakakapagpa-rejuvenate siya. Rejuvenating siya guys kasi exfoliant nga siya. So makikita mo yung skin mo, well hydrated, fluffy, rejuvenated. Alam mo yung parang bago yung skin mo na hindi ka naman nagbalat or what kasi tuloy-tuloy ko ang ginamit. So okay na okay siya guys kasi parang ano, ang youthful, lalabas talaga yung bago mong skin. Kahit hindi yung major na peeling yung nangyayari sa skin mo. And guys, ito yung pinaka-importante talaga na nangyari sa akin. Na alam nyo nga, dahil talagang pimple prone ako guys, yun yung pinaka-na-appreciate ko. Talagang na-lessen yung pimples ko. Sabi ko nga, kapag ganito na sunod-sunod yung night shift ko, sasabay pa yung menstruation ko, talagang ang mangyayari talaga, major breakout talaga guys. And yun, sabi ko, the AHA really made something na turn upside down yung skin ko. Parang ganun kasi hindi ako nagka-major breakouts, guys. Yung breakout ko naman lang. Yan, breakout na yan. Yan na. So sabi ko, AHA is really good. So I'm going to continue using it.
And isa pa guys, kasi nga 'di ba sabi ko nung nagpipil yung skin ko, nung hindi ko tinuloy yung AHA at nung hindi pa ako nag-start mag-AHA na nagpipil-pil yung skin ko dahil sa mga pimples ko, nagkakaroon ng patche-patche, 'di ba ang pangit pag nag-blush ka tapos may tapos may nagbabalat na ganyan, parang kang may rashes, parang ganun. So, maganda siya kapag nag-AHA ka and you are makeup enthusiast or every morning you need to put on your makeup. Yung pag-glide talaga guys ng foundation, ng brush, ganyan, maganda siya kasi yung skin natin, well hydrated talaga siya. And sabi ko nga, hindi nag-ano yung pores kasi medyo nagko-close siya na ganyan, nami-minimize na yung size ng pores. So, hindi yung sumisiksik-siksik yung ating mga products dyan. So, trinry ko din guys kahit hindi ako mag-primer, maganda siya kasi nga, smooth yung ating skin. And ang kagandahan pa dito guys, may collagen siya. Collagen and vitamin C and vitamin E. So, lahat ng yun na binanggit ko guys, yung mga yun, nakaka-help siya to reduce scarring. Now, for the whitening effect, magana ba siya? Gumagana ba para sa whitening effect niya? Guys, kapag ang pinag-uusapan talaga natin is whitening, hindi agad-agad yan na after 3 days, makikita mo na yung whitening. It takes time talaga. So, give the product 10 days o kaya mga 2 weeks ganon bago mo makikita talaga yung result na, okay, may whitening effect. And guys, you know naman ako, hindi talaga ako nag-aim ng super puti na skin. So, masaya na ako sa paglalighten ng dark spots ko. Ayan. Na, dati-dati kasi guys, kahit nag-foundation na ako, halatang-halata pa rin talaga yung mga scars ko o yung mga dark spots ko. Right now guys, talagang na-lessen niya. I can go out without any makeup at all. So, yun yung kinakasaya ko. Itong isang ganito guys is 150 lang siya. Kung hindi ako nagkakamali, I will put the price na lang dito guys para walang confusion. So, eto, meron na siyang 30ml guys. And sabi ko nga, sasabihin nyo naman siguro, ang mahal naman, ang liit lang ng laman niya. Pero ito guys, kasi a little goes a long way. So, mga 3 drops lang, kaya na niya yung pagmimix mo para sa kamay mo, ganun, or sa face mo. And sa akin guys, sa mukha ko talaga, ang ginagawa ko is 3 to 4 drops. Pero pag gusto ko na bonggang-bongga yung nilalagay ko talaga, ganun, mga 5 to 6 drops lang yung nilalagay ko guys. So, imagine mo naman kung ilang drops na to. Matagal-tagal mo rin itong magagamit. Actually to guys, nung na-receive ko kasi mga naka 3/4 na siya kasi nag-leak nga siya. So, ito yung nagamit ko pa lang guys. Sa tagal ko na ginagamit ito. Mga 2 weeks straight na siya na ginamit ko. Magti 3 weeks na. Ganun. So, a little goes a long way. And kung makakapag-lighten naman talaga ng spots natin guys, why not try it? Why not invest on something? Ito, mura na to. Kahit estudyante ka, kayang-kaya mong pag-ipunan to sa allowance mo. Huwag ka muna mag-Starbucks. And by the way pala guys, meron silang 2 na packaging. This is the original packaging. And ito din guys. Ito kasi guys, na bura na yung sticker niya na AHA. Kasi nga sabi ko, nag-leak siya. And pinadalhan ulit ako ni Sis Jen ng ganito na shape naman. Pero official daw talaga guys, na 2 na ganito yung packaging nila. So, huwag kayong magtataka kung may ganito kayo ma-receive or may ganito kayo ma-receive. They are both from Precious Skincare Cosmetics. And to avoid any fake na products na mabili nyo online guys, bumili lang kayo sa mga official distributor talaga nila ng products na ito. And that's it guys, I hope you learned something again today and I hope you enjoyed watching this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, mag-subscribe ka naman. And huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button kahit nabubulol na ako. And follow na rin sa Instagram ko and sa Facebook ko para sa mga bago pa na updates na mga i-review natin guys. So, I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.